Good morning! Kamusta na kayong lahat? So, ngayon guys, magluluto na naman ako dahil si Mr. papauwi na naman. So, magluluto ako ngayon. Titignan ko kung magugustuhan niya yung iluluto ko para sa kanya. At alam ko naman kasi, mahilig yun sa sabaw. Kaya, ngayon, ipagluluto siya ng panibagong menu. What? Ngayon, isasama ko kayo sa aking kusina para makita nyo kung ano yung aking luluto. Dahil nga malamig ngayon dito sa amin, so mas maganda kumain kung laging may mainit na sabaw. Kaya tiyak ko magugustuhan ni Mr. yung aking iluluto ngayon. So, sasama ko na kayo sa aking kusina. So, ito guys yung aking iluluto ngayon. Meron ako ditong soft bones. Yan, lagi kong ginagamit guys sa mga pagluluto yung soft bones kasi madali siyang maluto. Pagkatapos, syempre napakalambot ng kanyang buto. So, meron ako ditong bawang, sibuyas, kamatis. Tapos, meron ako ditong kalabasa. Ayan yung aking kalabasa. Tapos, meron ako ditong bok choy. Ayan. Yan yung gagamitin ko ngayon. At meron pa pala ako ditong sitaw. So, kasi ito ilalaga ko muna yung aking soft bones. Tapos mamaya, magigisa ako. Mamaya, papakita ko sa inyo kung paano ko siya iluluto. Yun guys, yung mga iluluto ko ngayon. Ilalaga ko muna itong soft bones para mas lalo siyang malambot. Tapos mamaya, papakita ko sa inyo kung paano ko siya niluluto. Kailangan maraming kamatis para mas masarap. Igigisa ko siya sa kamatis guys. Maraming kamatis, mas lalong masarap. So ngayon, hihiwain ko itong aking soft bones para mailaga ko na siya at mamaya mauumpisahan ko siyang igisa. Dahil mamaya, andyan na si Mr. para mas mainit-init pa yung kanyang kakainin ngayon. So, ito guys, hihiwain ko siya ng mga ganito lang siya kalaki. Yan, ganito siya kalaki. Para madali siyang maluto. Napaka-soft talaga ng bones niya guys. Nahihiwa siya ng kutsilyo. Ito yung talagang lagi kong binibili. Tsaka gustong-gusto din ng mga anak ko yung soft bones na yan. Dahil nga, pagka naluto siya, mas lalo siya masarap. Tapos madali siyang kagatin. At mas masarap pa siya pag sinisipsip yung buto. So, hihiwain ko na to. At habang nagpiprepare ako ng iba kong ingredients, nakasalang na tong aking nilalaga. Dahil yan, ang masarap na ulam ngayon. So, medyo marami-rami to guys. At pwede ko pa itabi yung kalahati para kainin namin bukas at pwede akong magprito ng isda kasabay nito bukas. Hindi ko alam kung nailuto ko na to sa Mr. Go. Ay, hindi pa kasi karaniwan yung niluluto kong ganito yung nilaga o sinigang na soft bones. Pero ito ngayon, igigisa ko siya sa may kamatis. Pero may sabaw pa rin siya. Pero yung pagluluto nga lang, igigisa ko lahat. So, ayan. Ganito siya. Marami-rami siya. So, ngayon, aanihin ko siya ang tawag dito. Ilalaga ko na siya at ilalagay ko na siya sa kaldero. Ayan. Para mamaya, pagdating ni Mr., ayan, masarap yung kakainin niya ngayon at gaganahan siya. So, ngayon, ilalagay ko na siya dito sa aking kaldero. Ayan. At uumpisahan ko na yung paglalaga. Madali lang naman siyang lagain dahil nga malambot. Ito na. Nailagay ko na siya sa kaldero. Ayan. Ilalaga ko na siya ngayon. Siguro mga 30 minutes lang yan o mga 45 minutes. Malambot na yung karne ko. At hihiwain ko na rin itong aking ibang ingredients dito para dire-diretso yung pagluluto ko. Guys, kumukulo na yung aking nilalagang soft bones. Ayan, kulong-kulo na siya. At ngayon, maya-mayan, tatanggalin ko na siya dyan. Kulo na rin itong aking garlic, onions. Tapos ito yung kamatis guys. Kailangan maraming kamatis para mas lalong masarap. Tapos ito yung aking kalabasa. At yung sitaw. At ito yung aking pet chai. Yan siya, guys.
Ayan, at ready na rin ito. Tatanggalin ko yung sabaw niyan, guys. Tapos, igigisa ko yung karne na yan. Kasama nitong aking mga ibang ingredients dito. Tapos, ayan. Tapos, mamaya ko siya sasabawan pagka nag-gisa ko na siya lahat. So, malapit na yun, guys. Hintayin ko pa mga ilang minuto bago ko siya tanggalin doon sa pinagkuluan niya ng tubig. Habang naghihintay ako dito kay Mister, at yun ang inaasikasa ko ngayon yung pagluluto ko dahil mamaya ay yung darating na. At ayun guys, maaraw ngayon dito sa amin. Maganda yung araw niya. Lang yung lamig niya ngayon, pero kanina umaga ang lamig. Siyempre pagka talaga namang pagising sa umaga ay talagang sobrang lamig. Pero ngayon tama lang dahil maganda yung sikat ng araw. Ayun siya, labas tayo guys. Ayan. At maganda talaga yung araw. Masikat. So, ayan guys. Ito yung aking halaman. Natutuyo yung halaman. Dahil, ayan, yung dahon niya. Natutuyo siya. Dahil sa lamig. At ito yung aking bee. Nakikita niyo. Ayan siya. Yung design ng kanyang halaman. Ayan. Natutuyo yung ibang dahon ng halaman namin. Katulad nito guys, oh. Ayan, oh. Natutuyo siya. Dahil lamig, lagi naman siya nadidiligan ng mister ko, pero talaga dahil sa lamig, natutuyo. Ayan, tapos dito, nangamatay yung mga halaman. Ito na lang yung natitira, ayan. Pero, hindi na maganda yung kulay niya. Dahil kasi, sa lamig. Tapos, ang maganda rito, guys. Ayan, ang ganda niya, guys. Namumulaklak na siya. Marami siya, ayan. Guys, yung aking aloe vera, dati patay na yan, namatay na siya. So, ngayon, ang dami na niya ulit, oh. Tinanim ng mister ko. Isa lang yan dati. Ayan, oh, ang dami niya. Dati, isa na lang siya, eh. Pero ngayon, ayan, ganyan na siya kahaba. At ayan pa itong isa. Ito naman, yan ang ganda niya. Ganda ng bulaklak nito. Ito, dati marami din siya. Pero ngayon, nagpapalit na naman siya ng panibago. Kaya ganyan. Tapos, yan ang yung halaman ko. Ganda guys. Yan, yan. Nakalagay yan sa mga bota. Kaya ng itsura niya. Ayan. Nakalagay siya sa mga bota. Alam niyo ba guys? Meron ako doong ano, dahon ng saging na maliit. Pero meron pa rin kaming dahon ng saging na malaki. Ang araw. Meron kaming dahon ng saging doon sa likod. Papakita ko sa inyo guys. Ang dilim. Ano nangyari? Wala ko lang yung pinto guys kasi baka may pumasok pupunta ako sa likod. Pakita ko sa inyo guys yung aking saging dito sa likod. Yan, nagtanim kasi yung mister ko ng saging. Yan siya guys, yung aking puno ng saging. Malaki-laki na siya. Dati, mag-iisang taon na rin yan, saging namin. So, ayan siya. Tapos, meron din kami dito, ayan, talbos kamote. Ayan. Dati marami kaming tanim dito, kaya lang ngayon medyo nalalanta kasi nga sa lamig. Tignan niyo yung capsicum ko doon. Ayan. Red capsicum. Ayan siya. May mga tapos meron pa dito. Ayan o. Mga capsicum ko yan. Yan, dati guys, marami kaming tanim dito. Kaya nga lang, mula nung nag-winter, medyo, uy, may aeroplano dumadaan. Ay, saan kayo papunta yan? Ayun, aeroplano. Ah, Qantas! Papunta sa airport kasi malapit lang kami dito sa airport. Kailan ulit kaya mga kapag-holiday sana matapos na yung dinaranas ng buong bansa na kumakalat na sakit. So, ito guys,
yung aking malunggay. Ginamit ko lahat yung mga dahon niya nung may niluto ko. So, ayun, yung aking ko. So, balikan ko na yung aking nilalaga. Yan guys, pwede na siguro na tanggalin yung aking nilalaga dahil malambot na to. Dahil magpo 45 minutes na rin to. Tignan nyo guys. So, ayan na siya. So, ngayon guys, na-transfer ko na siya dahil malambot na talaga siya. At, ayan. Transfer ko siya dito sa kabilang kaldero. Dahil gagamitin ko itong isang kaldero ang pinaglagaan ko. Ayan, ang lambot-lambot na niya, oh. So, tanggalin ko siya dyan. At magigisa na ako. Tinatanggal ko muna siya bago ko ilagay ulit. Ibalik din yung sabaw kasi baka matalsikan ako. Bubuhos ko ulit siya dito. Dahil kailangan ko itong kaldero. Ayan. Dito rin kasi ako magigisa. So, ito guys. Lagyan ko na siya ng mantika tapos igigisa ko na ito lahat. Ayan siya. Sinalin ko lang kasi siya dito kasi ito yung gagamitin kong kaldero dahil mas malalim. Lagi ko inuuna sa paggisa guys itong onions kasi matagal siya maluto. Yung bawang madaling masunog. So ito muna. Tapos yung kanyang bawang. Ang bango. Amoy na amoy ko na yung bango niya. Ayan. Tapos yung kamatis. Ayan, itong kamatis niyan. Ang isusunod ko. Lulutuin ko mabuti yung kamatis. Yung talagang lutong-luto siya. Yung kakatas yung sabaw ng kamatis. Dahil yun ang gusto kong mangyari. Makuha ko yung patas ng kamatis. Ang bango nyo. Napakabango nyo. Yung kamatis na magpapalasa dito sa aking sock bones. Pating ano, kamatis. Takpan ko muna siya ng konti. Gusto ko magsasabaw yung kamatis ng husto. Mapipisa siya. Ayun siya guys. Sana hindi mag-alarm ang aking fire alarm dahil mausok na naman. Pag ganito guys na inaano ko yung kamatis, pinipisa-pisa ko yung kamatis para yung sabaw niya, yung katas ng kamatis ay makuha ko ng husto. Ayun siya. Ang bangong. So, papakita ko sa inyo guys yung aking kamatis. Ayan siya guys. Medyo nagsasabaw-sabaw na siya bago ko ilalagay itong aking soft bones natin guys. Sobrang lambot na nitong soft bones na to. Ibabalik ko siya doon sa aking binigisa. So, ayan yung aking binigisang kamatis. So, ayan siya guys. Lagay ko na rin itong soft bones natin para magisa ko siya. Yan. Kailangan guys walang sabaw. Kaya gumamit kayo ng strainer.
para hindi mo na masama yung sabaw ng pinaglagaan nyo dito sa ginigisay nyo. Kaya kung magluluto kayo nito guys, unahin nyo na muna ilaga yung karne para mas malambot siya ng husto. Ooh, wow! Napakaganda na ng kulay niya. So, ayan. Ganun lang yun, guys. Tapos, isasabay ko na rin itong aking kalabasa. Dahil yung kalabasa, eh, matagal maluto. Medyo matigas yan. Sasama ko na siya sa pag-isa. Tapos, mga ilang minuto, susunod ko yung sitaw. Magugustuhan to ni Mister kasi mahilig yun sa sabaw. Ito naman, ginisa ko lahat. Para rin siyang, hindi naman siya nilaga. Iba yung nilaga, di ba? May mga carrots, yun yung katsaka patatas. At yung sinigang naman, maasin-asin. Ito, dahil kamatis lang naman yung ginamit ko, wala naman yung pampaasim ng husto. Siguro maasim lang siya ng konti, hindi kasing asin ng sinigang na niluluto na nilalagyan ng pampaasim na powder. Pero ito, kamatis lang. So, haluin ko lang siya. Ayan siya, guys. Tapos, itong sabaw, kanyang pinaglagaan, ito rin yung isasabaw ko dito. Tapos, yung sitaw at saka yung pechay, mamaya ko pa yung inuhulog kasi ay madaling maluto yan. Unahin ko muna itong kalabasa. So, inuhulog ko ulit yung sabaw na pinaglagaan. Ang bango niya, guys. Kung naaamoy niyo lang, sobrang bango. So, ayan. Dagdagan ko pa ng konting sabaw. Ayan siya. Pakita ko sa inyo, guys, kung ano yung itsura niya. Makulay siya ngayon dahil sa kamatis. Dahil yun yung gusto ko. Magkatas mabuti yung kamatis. Ayan siya. So guys, yan. Hintayin ko lang siyang kumulo bago ko titimplahan ng patis at saka asin. Kunin ko na yung aking patis. Tsaka yung asin. Ang taas. Sarap niyan guys kasi lalo na ngayon malamig dito sa amin. Winter pa. So, masarap yung sabaw niyan talaga. So, guys, kulong-kulo na siya. At ayoko na rin masyadong lumambot yung ating kalabasa. So, pwede na to. Ayan. Yung ibang kalabasa, medyo nadurog na. At ilalagay ko na yung ating sitaw. Ayan, lagay ko na ito yung sitaw. Nahugasan ko na rin lahat itong gulay kanina. So, ayan. Lalong bumango. Ayan. Tapos, yung matitigas dito sa pechay, yung pinaka tangkay niya. Tangkay ba yun? Yun, nalimutan ko ng tawag. O tangkay. Ayan yung kulay puti. Ihuhulog ko na siya kasi medyo matigas yan. Kasi yung dahon, sobrang lambot lang yan. Isang kulo lang yan. So, ayan. Para mas lumambot na rin to. Pero hindi ko siya lulutuin ng husto dahil masarap sa gulay yung mga crunchy pa yung mga tangkay niya. So, ayan. Ayan. Grabe, ang bango nito. And guys, ganyan siya. Ayan. Yung ating mga karne at gulay. Ayan. So, ihuhulog ko na ngayon yung aking mga dahon. So, guys, ihulog ko na to. Tapos, titimplahan ko na siya para tapos na tong aking masarap na soft bones. Pork soft bones. Ayan. Na may gulay. Ginisa. Ang bango. Ayan.
sausage. Tapos, titimplahan ko siya ng patis. Oops! Tama na yun. Grabe. Ang bango talaga. Tikman ko muna kung tama na yung lasa niya. Tapos, tadagdagan ko na lang siya ng konting asin. Sarap niya. So guys, ayan na yung ating pork soft bones na ginisa. So yun nga guys, tapos na ako magluto. At ngayon, hihintay ko na lang si Mr. Paon na rin yung aking dishwasher dito. Dahil mga ginamit kong kaldero, sandok, tsaka sangkalan. So ngayon, maghihintay lang ako ngayon yung pag-uwi ni Mr. Dahil meron naman na rin akong rice. Tama na yun sa amin. Kuha akong battery guys sa paas dito sa kwarto kasi manulobat na ako. So nakasaksa kasi yung isa kong battery. Kunin ko lang dito sa kwarto. Ayan guys. Nagcha-charge na. So tapos na to. Ito naman isa naman yung i-charge ko. Palitan ko na siya at lalobat na. So, bababa na ulit ako guys. Pinalitan ko lang tong battery ng aking camera dahil nalobat na siya. Guys, upo muna tayo doon sa sopa. Sarap magpahinga guys. Ito yung masarap eh. Pagka yung wala ka ng batang inaalagaan na maliit, makakapag-relax ka kung anong oras na gusto mo. So, ngayon, hintayin ko lang yung aking Mr. tsaka yung anak ko. Pumasok sila. So, mamaya, sabay-sabay silang uwi. At ngayon, relax lang. Ayun, talaga namumula yung pisngi ko na, guys. Dahil maraming. Ayan, dumating na si Mr. Time po! Kakain na. Lalasahan niya yung aking niluto. Kung anong kanyang masasabi. Yum-yum. Yan. Tignan mo ako, malambot na yung karne. Lambot, oh. Yep. Yeah, look at that. So, yan. Nakain na muna kami. Melt in the mouth. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my... Tapos na kami kumain guys at hindi na ako masyado nakapag-video kanina kasi pagod si Mr. sa trabaho at nagustuhan naman niya yung aking niluto kanina. Nasarapan siya dahil sobrang lambot daw nung karne na nilagay ko. At ngayon guys is ano na, ayan na. Ayan na guys, mag-aalas 6 na sa amin dito ng hapon. At i-end ko na rin dito guys yung aking video at maraming salamat sa panonood at see you next time. Bye-bye! Everybody's been saying that you're up to no good. Everyone